Marami marahil ang nagulat nang maghain si dating Pangulong Duterte ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Davao City. Pero marami ring hindi. Magmula nung ma-appoint si Duterte na OIC ng Davao City noong 1987 hanggang sa mahalal siya sa kanyang unang termino noong 1988, halos wala pong patid ang panunungkulan ng pamilya Duterte sa Davao City Hall. Nabali lamang ito noong taong 1998 noong pinatakbo ni Duterte ang kaalyadong si Ben De Guzman bilang alkalde dahil po naabot na niya ang kanyang term limit. Tatlong term limits po yan. Nang muling maabot niya ang kanyang term limit noong 2010, nagpalit siya at ang kanyang anak na si Sara sa pwesto. At noong nakaraang 2022 election, si Sebastian Duterte na ang pinatakbong alkalde para naman makatakbo si Sara bilang vice ni BBM. Sa nakaraang mga taon, mukhang matatag ang posisyon ng mga Duterte sa Davao City. At ito po ang balak nilang panatiliin o salbahin sa 2025 midterm elections. Pero gaya po ng lahat ng mga political dynasties, marami sila mga kaalyado at kaaway na minsay kalaban, minsay kakampi. Ngayong 2025 midterm elections, inaasahan na susubukang pataubin ng pamilya Nograles ang mga Duterte sa City Hall. Kung hindi si Margarita Migs Nograles, maaaring ang kanyang kapatid na si Carlo Alexi Nograles. Matagal na po ang banggaan ng pamilya Nograles at pamilya Duterte. Matapos ang kanyang unang termino sa Davao City Hall noong 1992, kinalaban si Duterte sa kanyang re-election ni Noy Congressman Prospero Nograles. Hindi po nagwagi si Nograles. Muling binangga ni Nograles ang pamilya ng kalabanan niya ang inendorso ni Duterte noong 1998 na si Benjamin De Guzman. Talo muli si Nograles. At noong 2010 elections, kinalaban ni Nograles si Sara Duterte sa pagka-alkalde kung saan natalo muli siya. Pero in fairness, hindi man makuha ni Nograles ang City Hall, parati naman siyang nahahalal bilang Davao Congressman. Nagbago ang ihip ng hangin ng dalawang pamilya nung inendorso ng pamilya Nograles ang kandidatura sa pagkapangulo ni Duterte noong taong 2015 para sa 2016 elections. At mukhang tuluyang naghilom ang mga sugat sa politika nung i-appoint ni Duterte ang anak ni Nograles na si Carlo bilang kanyang cabinet secretary at kalaunan ad interim civil service commission chairman. Pero ngayong 2025 elections, muli na namang nagbago ang ihip ng politika at maglalaban muli ang dalawang pamilya para po sa Davao City Hall. Huwag kayong magulat dahil hindi naman po bago yung init-lamig ng mga relasyon na yan. Halimbawa na lang, sa matagal po na panahon, magkaalyado si Davao Congressman Pantelon Alvarez at si Rodrigo Duterte. Katunayan, nagsilbi pa si Alvarez na speaker noong panahon ni Duterte. Pero noong July 2018, si Alvarez po ay kinudeta ni Congresswoman at dating Pangulong Gloria Arroyo sa tulong ni Presidential Daughter Sara Duterte. At mula noon, init-lamig na ang dalawang pamilya. Si Alvarez umalis sa ruling PDP laban at sumali sa Partido Reforma noong 2020 at inendorso pa ang kandidatura ni Lenny Robredo sa 2022 elections. Pero ngayon, mukhang bati-bati na muli sila. Ito pong si Alvarez, nakakampi na muli ni Duterte, ay nagtawag pa ng withdrawal of support ng AFP kay Pangulong Marcos. Yun lang, walang pumansin maliban sa mga muli niyang naging kakampi. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.